Hi! Welcome to the vlog! So, ang lulutuin natin ngayon ay puchero, mga besh. So, ito yung mga ingredients na kailangan natin. Siyempre, kailangan natin ng chicken. Kasi chicken puchero ito. Kailangan natin ng pechay. Yeah, kailangan din natin ng bagyo beans, charot. Yan, bagyo beans ng mga friend. And, siyempre, patatas. Ay, kailangan din natin ng kamote, mga beshi. Tatlong kamote na. Kailangan din natin ng sabah, mga friend. Medyo maliliit, pero pwede na, di ba? Kailangan din natin ng bawang at saka sibuyas, mga beshi. Kailangan din natin ng pork and beans. Siyempre, yung ating tomato sauce. So, let's start. Siyempre, di ba, meron tayong guest ngayon na napakagandang co-workmate. Miss Sailani, di ba? So, ngayon, tutulungan niya tayo sa pagbabalat, siyempre sa pagbabutari ng ating puchero. So, let's start with the potatoes. Oh, so, magbabalat muna tayo, mga beshi. So, Sailani, yes. First time mo bang magganito, magluto-luto? First time mo lang. Kasi sa dorm kasi namin, hindi kami alam magluto, kaya dito lang ako nakakakain ng mga totoong pagkain. Ay, talaga? Yeah. Ayan guys, after natin magbalat ng patatas, ang patatas natin mga patulang naman, so pwede na yan para sa ating 3 kilong chicken. Next, syempre, yung ating kamote. Ating kamote at isunod na rin natin itong ating banana, yung ating saging. So actually, itong ginagawa namin guys, this is office edition na pagluluto. Kasi nandito po kami sa office. Siyempre, wala kami mabilihan na pagkain sa labas. Kaya ang ginagawa namin, nagtutulong-tulong na lang kami para magkaroon ng pagkain. So, nagluluto kami. Di ba, friend? Yes, of course. So, ano yung experience mo naman for the past 3 to 4 months na naka-lockdown tayo? So, mahirap talaga. Kasi, kagaya nung sa amin, hindi kami nakakaano, hindi kami pwedeng magluto sa aming dorm. Lagi so, malaking tulong. Lagi na lang kami mga dilatas. O, diba? Nakakapurga naman yung parating dilata ko. Oo nga. Hindi rin yung healthy talaga sa katawan. Diba talaga yung totoong pagkain na nakakain mo? True! Yeah. Totoong pagkain. Si ibang pagkain, pagkain, fake news. Charot! So, ito yung pinakauna natin gagawin sa ating mga ingredients. Kailangan muna natin i-fry yung ating saging, syempre yung ating sabah. At next natin na kailangan ito dito, syempre yung ating patatas at yung ating kamote, mga beshi. So, ito na siya. So, hintayin lang natin siya magkaroon, golden brown lang, hindi naman kailangan lutong-luto. Kasi mamaya, ihahalo pa rin naman natin ito sa ating puchero. At dahil natapos na natin mag-fry yung ating patatas, yung ating saging, at saka yung ating kamote, set aside muna natin din next, kailangan na natin mag-isa ng bawang at saka sibuyas. Ito na mga beshi. Ito na yun. Next, yung ating, syempre yung ating chicken na kailangan na natin kong itagay mga beshi. So, lagyan natin ng salt, mga beshi, para magkaroon naman ng lasa yung ating chicken. And also, lagyan din natin ng paminta. May tayo halo na. Then, haluin po natin at saka natin takpan. Oh, betis, masarap po. Yan, so nahalo na natin mga beshi, so takpan natin, huwag natin dagyan ng water. There you go, and hiyaan mo na natin itong kumulo. At ayan mga beshi, kumukulo na yung ating puchero, diba? Ito na kaya, para matimplahan na natin. Diba? Napansin nyo yun, hindi ko siya nilagyan ng water, pero ito naman, nagkaroon siya ng tubig. There you go, since luto naman na yung ating chicken, kato paano,
So ilagay na natin yung ating patatas, yung ating kamote. Mamaya na yung saging natin. So yun, para maluto rin yung ating patatas at kamote, mga besh. Kunting halo lang, mga besh. Ito na. So there you go, mga beshi. Luto na. Diba, luto na siya. So ilalagay na natin yung mga ingredients natin today. Mga kulang. So kailangan na natin ilagay yung ating tomato sauce. Since 3 kilo kasi itong niluluto namin, so ang tomato sauce namin is 250 gram. So kahit anong brand friend, basta tomato sauce. Lagyan na rin natin siya ng yung ating pork and beans, mga beshi. Since sabi ko nga kanina, 3 kilo ito, so ang pork and beans namin na nilagyan ay 3 can. Which is 230 gram per can, mga besh. So there you go, mga beshi, kailangan na natin ilagay yung ating gulay kasi ito yung pinaka last. Then kasi isunod na rin natin yung dahon ng ating pecho, yung mga beshi. And then pwede na natin ilagay yung another. Syempre, hugas muna ng kamay. So na besh, luto na yung ating gulay and we're ready na tayo for plating. And there you go, mga beshi, luto na yung ating pachero. Ayan, so ready na tayong kumain, plating na lang, mga besh, and tingnan mo naman, napakasarap, diba? Tsaka yung gulay natin, saktong-sakto lang yung gulay. And that's all for today. Maraming salamat po sa panonood ng aking video. And please don't forget to subscribe to my channel. And also, beshi, click mo na rin yung notification bell para update kayo sa bagong videos. Maraming salamat! Tara! Kain tayo! Kanin na lang yung kulay nito, beshi.